Dahil kulang sa budget para sa bagong sasakyan, second-hand AUV muna ang binili ni Aris itong taon. Pero kalbaryo niya ngayon ang paglalakad ng replacement ng plaka ng kanyang sasakyan. Ang nakakabit kasi, plaka pa noong 2004. Yung dating may-ari, sabi niya, 2016 niya in-apply yun. 2016 pa. Kaso wala pa hanggang ngayon. Balik, kakukuha lang kasi namin to nung last year lang, 2023. Siyempre, nag-upgrade para may pareha din sa mga bagong plaka na ngayon. Dahil ang dating may-ari ang nag-apply para sa replacement, hindi alam ni Aris kung paano ito makukuha. Isa ito ngayon sa mga balakid ng DOTR Cordillera sa kanilang disbursement ng mga replacement plates. Matagal talaga kasi 9 years na yung nakaraan, yung tutusin. So panawagan po sa guwan mga motorista na nagbayad ng mga replacement plates noon 2015. Sana kunin nyo na yung mga plaka. Anyway, kayo naman mismo ang nagbayad. Maaari pa rin naman itong makuha ni Aris sa pamamagitan ng pagdulog sa opisina ng DOTR. Kailangan lamang niyang ipresenta mga katibayang siya na ang bagong may-ari ng sasakyan, gaya na lamang ng deed of sale. Kapag pumano naman na ang may-ari ng sasakyan, maaaring makuha ng kanyang tagapagmana, gaya ng asawa o mga anak, ang bagong plaka. Samantala, katuwang na ngayon ng DOTR Cordillera ang mga barangay officials para sa target na maibigay ang 10,000 na bagong plaka sa mga owners sa Baguio City bago matapos ang taon. Piling ko yung kababayan kong tao namin dito sa Irisan, yung nag-request sa NTO na papalitan yung number, ay andito na dinilibor nila sa barangay. Lahat po ng available na replacement plates na pwede namin ma-distribute doon, dala-dala na po namin yon at i-distribute po namin. Ganun po yun. Ang target po namin is ma-distribute lahat ng plaka. Pebrero taong 2023, nakumpleto na ang replacement ng mga plakang nagtatapos sa 1 hanggang 9 habang inaantay pa kung kailan darating ang mga plakang nagtatapos sa 0. Sa ngayon ay nasa higit 4,000 plaka pa lamang ang nakukuha ng mga may-ari. Jose Robredo Vitor para sa Luzon Headlines.